Kamusta mga friends and welcome back sa ating channel. Bakante ngayon si Kai Sotto pagkatapos niya kumalas sa G-League Ignite. Kaya naman marami ang nagsasabi na maglaro na lamang ito sa EuroLeague kung saan malaki ang maitutulong sa kanyang development. Ngunit kung si former Gilas coach Rajko Toroman ang tatanungin ay mas makakabuti na maglaro na lamang ito sa isa pang liga sa Europa. Saan nga ba ito at anong team ang tinutukoy niya? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. Nagkaroon ng pagkakataon ng ESPN 5 na makapanayam si Rajko Toroman na dating coach ng Gilas Pilipinas at kasalukuyang coach ng Timnas Indonesia. Ayon sa kanya ay ang paglalaro sa Europa ni Kai Sotto ay magdidepende sa kung makakakita ng isang magaling na team at liga ang agent na umahawak sa kanya. Aminado si Coach Rajko na hindi pa niya gaano nakikita maglaro ang ating wonderkid kaya naman hindi niya masabi kung good enough ito na maglaro sa EuroLeague. Dagdag pa niya ay kailangan nga daw mag-ensayong mabuti ng ating pambato dahil sa Europe ay kakaunti lamang ang oras para mag-ensayo ng mga teams dahil maraming games ang nilalaro ng mga koponan dito. Para sa kanya ay useless kung mapupunta si Kai sa isang magaling na EuroLeague team kung ito nga daw ay mababangko lamang. Nagmukha si Coach Rajko ng isang team na naglalaro para sa Adriatic League or ABA kung saan nababagay maglaro si Kai. At ito nga ang KK Mega Basket na nakabase sa Belgrade, Serbia. Mataas nga daw ang kompetisyon sa ABA at sagana sa practice ang mga teams dito. Ang pinaka-importante nga daw sa liga ay makapag-produce ng mga players na makakapaglaro sa NBA. Ang ilan sa mga notable players ng KK Mega Basket na naglalaro sa NBA ay sina Nikola Jokic ng Denver Nuggets, Marko Simonovic na napili ng Chicago Bulls noong 2020 NBA Draft, Boban Marjanovic ng Dallas Mavericks at si Ivica Zubac ng Los Angeles Clippers. Incidentally ay sa ABA din nanggaling si Goran Dragic ng Miami Heat. Siya ay naglaro para sa Slovan Club noong 2004. Sky's the limit nga para sa ating batang kababayan. Bukod nga sa EuroLeague ay may iba pang liga sa Europa na pwedeng paglaruan ng ating wonderkid. At gaya nga ng nabanggit ni Coach Rajko ay magdidepende na lang ito sa kanyang handlers kung saang direksyon nila dadalhin ang ating pambato. Sana nga nasa option nila ang EuroLeague or ang ABA for that matter. Ang skill set ni Kai Sotto ay nababagay sa estilo ng laro ng mga big sa Europa kaya naman sa aking opinion ay dito siya nababagay para mahulma ng kagaya ng kanyang mga hinahanga ang NBA players na sina Nikola Jokic at Kristaps Porzingis. Kaya naman malaking opportunity kung makakasama si Kai Sotto sa Olympic qualifying tournament sa Serbia para sa Gilas Pilipinas senior team. Ito ay dahil hindi lamang NBA scouts ang tututok dito kung hindi mga international scouts na din na posibleng makapag-recruit sa kanya. Endless nga ang possibility para sa ating batang kababayan at ang kailangan lamang ay ang tamang gabay patungo sa kanyang NBA dream. So yan na lang muna po ang ating featured video para kay Kai Sotto. I-comment lang po sa baba ang inyong opinion at paki-like na din ang ating video bilang pagsuporta sa ating channel. Mag-subscribe kung bago ka pa lamang dito. Friends, this has been FD368. Be safe and I'll see you next time.